Diyos ko, sana'y pangalagaan niyo po ang anak ko. Sana makauwi na po siya dito sa amin. Huwag niyo po hayaan may masamang mangyari sa anak ko. Dahil hindi ko po kakayanin, Diyos ko. Maawa po kayo. Tulungan niyo po kaming makita na si Muymuy. Ngayon lang po ulit ako nagdasal. Sana makabalik na dito sa bahay si Muymuy at Wako-Wako. Hindi naman po talaga ako masamang tao eh. Gusto ko lang magkapera. At napatunayan ko rin na mabait talagang bata ang pamangking kong si Muymuy. Nagtiwala sila sa akin at sinira ko yun. Tumahimik ka nga dyan! Nasaan po ako? Nasaan po si Wako? Pauwi niyo na po kami. Sigurado po ako. Inahanap na ako ng nanay at tatay ko. Hindi ka na mahahanap ng mga magulang mo. Sir, nandiyan ho ba si Dado? Gusto ko lang siya makausap, importante lang. Sir, hindi ho pwedeng kausapin yung boss ko eh. Masyado pa hong maaga. Sir, wala naman hong pinipiling oras ang pulis. Ako lang, nagbabaka sakaling makausap ko si Dado sa gantong oras. Baka pwede lang. Sir, pasensya na ho talaga. Private person po kasi boss ko eh. Pasensya na ho talaga, sir. Wala akong magagawa. Okay, salamat. Mabalik na lang ako. Apo. Thank you. Sige po. Baby Sprint, kaya lang, nakalaki. Best friend, subukan mo dito sa bintana. Siguro kasya ka dyan, maliit ka din naman eh. Baby Sprint, hindi naman ako kasya dyan eh. Ano na yan? Teka, baka may maitulong tong medalyo ni Thundercan? Oo nga no. Sige, subukan mo. Mag-concentrate ka. Bakit ba nagpunta ka pa kila Dado? Ano, may nakita ka ba? Iniisip ko kasi bakit nindot nila yung anak natin. Tsaka yung nangyari sa'yo, nakawang ka. Munti ka na masagasaan si Ima, tsaka si Turing. Baka may malaman ako sa bahay nila. Barodel, hindi pa ba pwedeng i-declare ng gising si Muymuy? Mahal, 48 hours pa, hindi pa pwede. Pero mahal, malakas ang kutob ko. May malalaman ako sa bahay ni Dado. Tsaka, anong gagawin natin, Rodel? Ganito na lang ba tayo? Ano? Mag-aantay na lang tayo. Wala, parang masisira na yung ulo ko eh. Anong gagawin natin? Mahal akong bahala, ha? Hahanapin ko yung anak natin. Concentrate pa, best friend! Wako! Ano itong nararamdaman ko? Parang umiinit yung kamay ko! Ayun na yan! Best friend, nagkaka-powers ka na! Diba? Ganyan din ang naramdaman mo nung tinalo mo si Uhaw-Uhaw. Sige na, bilis! Subukan mo na din sa pinto! Sige! Mag-concentrate ka na, best friend! Kaya mo yan! Sige pa! Superpowers ka na talaga! Oo, Bisprin! Ako na talaga si Super Muymuy! Ang lahat ng nangyayari sa bato ay may mga pahiwatig. Anong mga pahiwatig ito, Chang? 2 + 5, 2. Maganda at hindi maganda ang nakasaad sa numerology ni Muymuy ngayon.
Number 5 ang araw na to para sa kanya. Ano naman pong ibig sabihin ng 5? Changes. May mga pagbabago na mangyayari kay Moy Moy. Pero hindi ibig sabihin na puro nega lahat. May mga magaganda rin may dudulot ang changes para sa buhay ni Moy Moy. Iligaw ko lang anak mo, Gaudencio. Pero ano kaya ako ipatapong sa ilog? Pwede din. At pagkatapos, tutuloy na kita, Rodel. Hindi ako makapaniwala na may kapangyarihan ako, best friend. Best friend, dapat saan ka magpasalamat, ha? Kung di dahil sa akin, wala kang powers. Kanino kaya nang galing to? Siyempre, alam ko, best friend. Kanino? Ito. Sundin mo ako, ha? Itaas mo dalawang kamay mo. Taas! Yan, tumingin ka sa kanan. Tapos, kaliwa. Sige, sagad mo. Tapos, suminhot ka. Sinhot. Mas malakas na sinhot. Ilang araw ka nang di naliligo eh. Last na ng powers mo. Best friend naman eh. Sige ka, sa'yo ko gagamitin yung powers ko. Ama, huwag kang ganyan. Ganyan-ganyan ugali ni Mukaw-ukaw. Nako, ayoko na masabihin sa sarili ko na I created a monster. Best friend naman eh. Binibiro lang naman kita. Hindi naman totoo yun. Ligalis tayo. Best friend. Parang humihingit yung pakiramdam ko. Parang nahihilo ko. Baka yung powers mo lang yan, best friend. Hindi. Best friend! Ano nangyari? Best friend! Ano nangyari sa'yo? Anak, iiwan ko siya. Anak siya ng mortal kong kaaway. Mamatay siya kung mamatay. Ang importante, nasa akin ka. Ha? Mabuti nga mamatay na yan eh. Para mamatay sa lungkot, yung Rodel na yan. Halika na! Best friend! Maalaalis ako ulit ah. Kabalik ako sa bahay ni Dado. Pero mas matatagalan ako dun eh. Kaya... dadala na ako ng food tsaka tubig, ha? Sige. Ano bang sabi nung pinatao mo doon sa fountain? Nakausap ko, tumawag na. Eh, hindi pa lang daw niya nakikita si Moy Moy. Pero sabi ko, huwag siyang aalis doon hanggang din niya nakikita. Basta, anak, mag-iingat ka, ha? Maraming tauhan niyan si Dado. Nay, isang bala lang siya. Uy, bakit isang bala lang? Maraming ang tauhan eh, dapat madami. Puro kabiro. Mauna na po. Alerto lang, ha? Opo, mauna na ako. Mahal, mag-iingat ka, ha? Tsaka tumawag ka kagad kapag may balita na, ha? Kaya rin, ha? Mahal, mag-iingat kayo dito, ha? Sige. Shoot to kill order at may pabuyang 5 milyong piso ang sino mang makakapagturo sa notorious drug syndicate leader na si Draco Calleja. Thank you.
Hello, Dado. Aga naman yata ng tawag mo. Hindi pa kasi umuuwi ang pamangking ko at si Wako. Sigurado ka bang hindi mo sila nakita doon? Wala talaga eh. Pati si Uko, di na rin bumalik. Kaya umuwi na lang ako. Dado, siguraduhin mong hindi ka nagsisipin. Dahil hindi ako ang tipo ng tao na dapat mong lukuhin. At kapag nalaman ko na tinago mo nga ang pamangking ko at si Wako, humanda ka sa akin. Dahil marami akong alam tungkol sa'yo. Alam mo, Betchay, nakakatakot ka. Kasi parang bumabait ka eh. Pero alam mo, kadalasan, kapag ang tao bumabait, kinukuha na ni Lord. Huwag kang mag-alala, Dado. Dahil bago pa mangyari yon, sisiguraduhin ko na kinukuha ka na ng kalaban ni Lord. 5 milyon! 5 milyon! Hindi kaya tayo pwedeng sumali doon para makuha natin yung pabuya niya? Chief, kayo na nga ito nagpapabuya. Kayo nagpapahanap, tapos kukunin niyo yung pabuya. Eh, sobrang garapal na yan, Chief. Huwag naman masyadong halata. Eh, ito nagsasabing mukhang pera ako eh. Hindi naman. Konti lang. Mukhang hindi ka busy, ha? Hindi mo yata ginagawa ang trabaho mo. Chief, busy. Ginagawa ko trabaho ko. Sa katunayan nga ako, kinukutuban ako. Diyan kayo, Flores. Hindi pwedeng kutub lang. Kailang prueba! Prueba! O, Chief, mauna na ako. Andali! Saka pupunta? Aalis po ako. Kukuha ako ng prueba. Pupunta po ako sa internet cafe. Che-check ko si Draco yung Facebook niya. Itignan ko kung ina-update niya yung status wall niya. Ipo, Chief. Ay! Sino namang gunggong na kriminal ang mag-a-update ng kanyang wall sa internet? At saka, seka, meron tayong computer dito? Chief, ano ba naman kayo? Sa panahon ngayon, mabuti na yung sigurado. Kaya magbabakasakali na ako. Che-check ko lang ko yung status update. Sige ho. Ay! Salamat nandito ka, kuya. Pero baka may sumunod sa'yo, ha? Walang nakasunod sa'kin. Ikaw, okay ka lang ba? Komportable ka ba dito? There's no place like home, kuya. Hindi ka muna makakauwi. May manhunt para sa'yo. Ha? Anong gagawin ko dito? House arrest ka na muna. Kasi naman doon ka dun sa mabahong kulungan. Marami pa akong problema ngayon, eh. Anong nangyari kay Muy-Muy? Nilalagnat. Kinukumbulsyon, sabi ni Wako-Wako. Alam mo, kuya, lagot tayo pag namatayan sa bahay mo. Nangyayari sa apo ko. Ikaw ba? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Nakatulog ka ba? Sinubukan kong ipikit ang mga mata ko, pero kung ano-ano lang ang naiisip ko. Kumain na kaya yung anak ko? Nakatulog din kaya siya. E, ma, hanggang kailan kaya ako maghihintay? Ito na yata ang pinakamahabang oras ng paghihintay sa buong buhay ko. Nakapagod. Nakakamatay. Alam mo ang totoo niyan. Alam ko ano sasabihin ko o ipapayo ko sa'yo. Pinipilit ko lang maging matatag eh. Kasi hindi pwedeng malugmok tayong lahat. Pero ang importante, hindi tumitigil si Rodel sa paghahanap kay Muy-Muy. Ano balita kay Draco? Wala pa rin, Dre. Di pa rin siya nag-update ng status niya sa Facebook na hindi nga nagtitweet. Eh ikaw, anong balita dito? May nalaman ka ba? Wala, tinuruan ni Dado yung guardia niya kung paano sumagot eh. Wala eh, pero duda pa rin ako sa kanila. Alam mo, Dre, huwag natin tigilan yan. Kung nagdududa ka, nagdududa din ako. Tsaka nabalitaan ko si Flores daw, magre-resign. Ha? Biglaan naman. Eh, yun na nga eh. Nabalitaan ko lang naman sa mga kasamahan natin. Pero hayaan, mamaya, sisiguraduhin ko, aalamin ko ang buong kwento. Sana lang, Dre, walang connection ng Kalia Brothers din sa pagkawala ng anak ko. Kasi ibubuwis ko ang buhay ko para makita si Muy-Muy. Alam mo yan. Sinasabi ko na nga ba, hindi kayo magbubukas ng tindahan eh. Kumain na ba kayo? Sa tingin ko, hindi nyo naman malulunok yung pagkain eh. Ima, ano naman nangyari kay Rodel? Patuloy pa rin naghahanap yun kay Muy-Muy.
Isay? Huwag mo nang ibukay ang bibig mo. Puro kasinungalingan din naman ang lalabas yan. Ikaw ang mas matanda sa ating dalawa, pero ikaw ang lagi nagkakamali. Nakakapagod ang paghihintay sa anak ko. Pero mas nakakapagod kang tingnan dahil sa ugali mo. Kasalanan sa Diyos ang ipanalangin na mawala ang isang tao, pero patawarin ako ng Diyos. Sana ikaw na lang ang mawala. Isay, naiintindihan ko kung ano nararamdaman mo. Sa maniwala ka sa hindi, hindi rin ako nakatulog. Iniisip ko kung gano'n na ba ako kasama. Gusto ko lang naman yung maman eh. Gusto ko magkaroon ng maraming pera. Dahil pagod na rin ako magtrabaho. Kaya kahit anong dala ni Wako, pinatulang ko na rin. Alam ko, kahit anong sabihin ko, hindi mo ko maiintindihan. At humingi man ako ng tawad, hindi ka rin maniniwala. Sisisi mo ba ako? Katulad ng paghihintay ko ngayon sa anak ko. Naghintay rin ako na magbabago ka. At katulad ng pagod na nararamdaman ko ngayon sa paghihintay sa anak ko, pagod na rin ako sa'yo. Pagod na ako na maging kapatid mo. Hindi ko namang gustong mawala sila, Muy-Muy. Puntahan ko kaya si Dado. Nagigilty ka na ba, ate? Meron ka pala nun. Kaya siguro gusto mong puntahan si Dado, no? Tama yan. Pumunta ka doon, hanapin mo sina Muy-Muy, huwag kang titigil. Dahil kapag hindi mo nakita sila Muy-Muy, hinding-hindi ka na makakapasok sa bahay na to. At bakit naman hindi ako makakapasok sa bahay na to? Eh, isa rin naman ako sa may-ari nito. At bilang may-ari ng bahay na to, ako na mismo ang nagsasabi sa'yo na lumayas ka sa kwarto ko. Ate, naglilinis pa ako. Layas! Oh, sige, sige. Salamat, kumpare. Sige, mag-iingat ka. Ano balita? Sino kausap mo? Dre, bale, kumpare ko, nagkatrabaho sa bangko. Nag-divulge siya ng information. Kahit bawal, na ito raw si Flores, naging cash ng 5 million pesos. At nanggaling sa bank account ni Dado at Rako Kaliha. 5 million? Ang laking pera nun, ha? Pero Dre, hindi natin pwede gamitin yung impormasyon na yan. Bawal sa bangko yun. Eh, yun na nga eh. Kaya susubukan kong usapin si Flores. Pero malamang, yan yung pera niya, yung pinambayad kay Flores para pakawalan si Draco. Kailangan ko na umalis dito. Sabagay, isang araw pa lang naman ako nakatakas. Baka sakali, wala pang whole departure order para sa akin. Hindi ako magpapahuli ng buhay. Hello? What's your soonest flight to LA? Gaudencio! Ano ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Ano yung paglilingkod ko sa'yo? Nasaan ang anak ko? Oh, anak mo? Ikaw ang tatay. Ba't sa akin mo hinahanap? Ano ba ang motibo mo, ha? Ako hindi ko alam eh. Pero alam ko, yung anak ko nasa loob ng bahay mo. Kidnapping? Naku! Eh, mas mahirap ka pa sa daga eh. Ano yung pararansom mo sa akin? Mahirap lang ako. At ikaw, umaman ka dahil sa mga gawain mong illegal. Ha? Tsaka, alam mo kung anong pinag-uusapan natin dito. At alam ko rin, at alam mo rin, kung anong meron ng anak ko na kailangan mo at pinagdidiskita mo. Ha? Ako, Gaudencio.
Mahirap yan. Chismis yan. Alam mo, sinabi sa amin ni Bechay na sa'yo ibinilin si Muymuy kung sakaling makalabas ito ng fountain. Isa pa yan. Si Bechay ang nagdala sa bata sa fountain. Diba, pulis ka? Ito na lang isipin mo. Diba lagi magkaaway si Bechay tsaka yung si Isay? Dinala niya yung bata sa fountain. Nalunod, inilibing niya, namatay. Oo nga, no. Ang ganda ng story mo, no? Galing, no? Galing. Pero mas maganda kung kayong dalawa ni Bechay nalunod at namatay. Yun! Bagay nga kayong dalawa. Alam mo, Dado, antayin mo lang. Magkakaroon din ako ng warrant para mapasok yung bahay mo. Warrant of arrest? Ba't hindi pa simulan ngayon? Pero pag wala kayong nakita, kayong dalawa papakulong ko. Wako? 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 Hello, kuya. Sandali lang po. Sandali na. Andito na po. Ate! Hello? Rudel? Isay, nandito ako sa harap ng bahay ni Dado. Tinatanggi nilang nasa kanila si Moymoy. Pero dudo pa rin ako. Wala lang akong search warrant para makapasok eh. Rudel, bumalik ka kagad ah. Bilisan mo, baka napano na yung anak natin. Sige, mahal. Napanood ko sa TV kanina. May suntukil order na kay Draco Calleja. Ang inaalala ko lang, baka may masasamang loob na nag-aabang dyan sa labas. Oh, mabuti naman at gising ka na. Kumain ka na. Pinayos ko na ulit yung doorknob para hindi ka na makatakas ulit. Nasaan po si Wako? Kasama si Jonas. Huwag mo nang hanapin. Tsaka hindi na ako papayag na magsama kayong dalawa ulit, ha? Kasi nakakaisip kayo na kung ano ng mga bagay, mga pagtakas-takas nyo. Teka. Ano to? Nakuha mo ba ito sa arukanan?